Cold Night Johnny. Magandang araw sa inyo guys. Ngayong araw na to ay chichikin natin tong freezer na to. Medyo mataas ang temperature niya. So kung mapapansin nyo, maririnig nyo yung pan umaandar, pan motor umaandar siya. Medyo malambot ang hotdog natin. Yan, mapipisit mo, malambot siya. Yan. So tingnan natin yung puga sa taas. Ayan guys, walang bumubuga. So ibig sabihin guys, nagyelo yung evaporator nito. Merong ice build up sa evaporator. Ang hangin hindi makacirculate maigi kasi hindi makabuga ng maayos yung pan dahil naaarangan ng yelo. So ang pag-check nito guys, ganito. So kailangan lagi may bugayan dito. Dito kasi lumalabas yung hangin, ibubuga yung lamig galing evaporator. So nandito yung evaporator natin guys sa ilalim. Bubuga ng pan hanggang palabas dito, babagsak dito yung lamig. So sa ngayon wala ka talaga mararamdamang hangin. So kaya nagsisimulang lumambot tong mga product natin dito sa loob. So maandar ang pan guys. So tingnan natin. Kailangan buksan yung ilalim guys. Che-check upin natin ang heater. Ayun naman ang nagiging problema nito guys. Pag nasira ang heater, magkakaroon ng ice build up sa evaporator. Doon ay magsisimula magyelo at di mabubuga ng pan ng lamig. So tara guys, tingnan natin kung anong problema talaga. So ayan guys, tingnan muna natin ang temperature niya. So ayan, makikita nyo guys, nasa 50 Fahrenheit na. So ibig sabihin talagang nagsisimula ng lumambot ang mga items natin sa loob. So ngayon, defrost na muna natin guys at i-troubleshoot. Bumuksan na namin yung electrical wiring niya. So ayan guys, trinayin namin i-defrost. Dalawa kasi ang heater nito guys eh. Ito nasa harap. Ito heater to at saka nasa likod. So ito guys, itong pula dito. So para malaman natin kung alin ang gumagana ng heater, dapat sabayan pag dinefrost nyo. Heater sa harap at saka heater sa likod. So mahabang heater yan guys, nasa 13 feet. So test rin natin guys. So ngayon guys, naka-defrost yan dahil para malaman natin kung gumagana ng heater. So una natin gagawin guys, dinefrost natin. Sinet natin yung timer sa defrost. So patay ngayon yung pan natin. Kung makikita nyo guys sa harap, walang kayelo-yelo. So ibig sabihin ng heater sa harap dito guys, gumagana yun. So ito ang heater guys. Ito guys, kung makikita nyo, yan yung heater sa harap. So ito yung wire nya. Lagyan natin clamp ammeter. So yan guys, so ang reading nya sa harap na heater is 7.4. So ayan, kung makikita nyo, 7.4. So tingnan natin to, isang heater nya guys, dun sa likuran. So ito yun, itong linya na to. So ito yung pula. So ikaklamp natin yung guys, itong wire na to. So ayan guys, nahuli na natin ang problema. Ibig sabihin yung heater sa likod hindi gumagana. Ibig sabihin pwedeng naputol siya o na pumutok na, nasira. So kaya kung makikita nyo guys yung harap, walang yelo kasi yung heater sa harap gumagana. Sa likuran, sigurado yung pag binuksan natin to makapal ang yelo sa likod. Kaya isang cause niya na mahina ang buga sa honeycomb, walang bumubuga na hangin kasi black na ng yelo to. So tara guys, buksan natin at maghanap tayo ng heater ng 13 feet at papalitan natin. So kung makikita nyo, yan yung pula na yan, yan yung heater sa likod. Ito sa harap, itong itim. Yan, yan yung nasa harap na heater. Kulay itim. 7.4. Itong isa wala, yung pula.
yung heater sa likod. Buti na agapan guys, medyo nagsisimula ng lumambot tong ano. Kasi nangyari yung guys, kahit umaandar ang pan dito sa taas siya, walang bumubog ang hangin kasi puno na ng yelo ang evaporator natin. So guys, tingnan natin dito. So ito yung guys, ang heater niya sa likod. Hindi niya. Clamp natin. So wala talaga siya guys, sira talaga. So ito yung sarap, heater, yung kulay itim. So ito yung linya niya guys. So meron talaga. Meron sa harap, sa likod ang wala. So guys, nandito tayo sa outdoor unit ng freezer natin. So ang ginawa namin nung una, dinefrost muna namin. Ayan. So ito yung defrost. Yung mga pinaya na nakababa, yan ang defrost time niyan. So naka-defrost siya ngayon guys. Kaya nalaman natin yung problema na sira yung heater sa likod dahil dinefrost muna natin. So pagka running time, ikutin nyo lang yan para umandar. So dapat siya automatic na nagde-defrost kada tumama siya sa mga pin na to. So kaya nagkaroon ng problema dahil yung heater natin sa likod hindi gumagana. So sinet namin ng defrost para malaman natin ang problema. So ngayon guys, ang gagawin natin, i-on muna natin yung unit natin para medyo lumamig-lamig pa ng konti habang naghahanap tayo ng heater natin. Magpapalit tayo ng heater guys. So para umandar yan, pipihitin natin yung timer natin para tumakbo muna yung unit natin habang naghahanap tayo ng defrost. Para habang naghahanap tayo ng heater natin. Guys, tumakbo na yung unit natin. So babalikan natin to pag nakakuha tayo ng heater. Kasi hindi natin pwedeng tanggalin lahat ng laman doon kagad para lumamig-lamig pa muna. So kailangan maagapan natin yan guys. So tara guys, hanap tayo ng heater. Ang mga heater natin. So, ayan. So, 13 feet. So, ito kukunin natin guys, heater rear. So, panlikod na heater natin. So, ito 13 feet to kasi ito yung nakalagay natin, heater rear. So, panlikod na defrost heater. So, ayan. Ganyang kahaba guys ang ating heater. So tara guys, para maikabit na natin. So ayan guys, kailangan tanggalin muna lahat ng laman dito sa ilalim para mapagpalit tayo ng heater. So ayan guys, gawin natin ngayon guys, patayin na natin muna yung unit natin para makapagpalit tayo ng heater. Kailangan i-off natin yung power para ilaw lang matitira dun sa loob para makapagpalit tayo ng heater guys. So ang gagawin natin dun guys, yung evaporator, isprayan muna natin ng tubig para malusaw yung mga sumakapal na yelo dun bago tayo magpalit ng filter. So tara guys, patayin muna natin yung unit natin. Natin yung breaker natin. Tara guys, dun tayo sa loob. Ayan guys, tanggal na yung laman sa loob. Bubuksan natin itong buong heater na to, buong evaporator na to para makita yung So ayan guys, binuksan na natin yung buong ilalim na evaporator natin.
So kailangan buksan natin 'tong mga cover para makita natin na yung ice build up. So kailangan sprayan natin siya ng tubig ng hose para malusaw yung yelo. Saka tayo magpapalit ng heater, guys. So disassemble muna natin 'to, guys. At kaya natin 'to, bro. Ito. Yeah. Yan, ganyan natin. Yan. Kalasin natin ito mga tornado. Guys, kung makikita nyo, kapal ng yelo sa likod, haba yan. So ibig sabihin, hindi na makalusot ang hangin dito sa loob. Itong heater natin sa harap gumagana, kaya walang yelo dito. Sa likod tayo nagkaroon ng problema, kaya kita nyo yung ice build up, lahat nasa likod, kaya hindi makalusot ang hangin, paakyat sa taas, kaya walang bumubuga, dahil ito ang problema nya, guys, kapal ng yelo. Ha? Sorry. So ayan, guys. Kaya kung pababayaan natin yan, wala. Talagang lalambot ang ating mga karne, kasi hindi makaikot na maganda ang ating pan. Hindi makabuga. Kaya sa kapal ng yelo. So ayan, guys. So tara, guys, bugahan natin ng tubig ang ating evaporator para mabilis malusaw ang yelo. Itong hose natin, guys, sprayan natin yung para mabilis malusaw yung yelo na yan. Ayan, guys. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. Ayan, guys, tanggalin natin yung connection natin sa heater. Guys, ang connection natin sa heater.
So, ito pala guys ang problema eh. Putol siya. Ito yung wire na connection doon sa heater natin. Sabihin na sunog na siya, naputol. Kaya nang tanggalin natin sa likod lang guys. Siya? Ayan guys, ito yung heater na nasa likod. Tanggalin natin. So nakasabit lang yan sa likod guys. So ito siya guys, hanggang doon sa dulo yung mahaba na yung kalasin natin. Gawin mo bro, ano lang, i-copy mo lang yung lock niya, tapos iaangat na siya. Kailangan anuin mo. Kailangan makita mo dun sa likod talaga. Eriko. Nalito niya. Kalasin natin ang gando. Mahaba yan. 13 feet. So guys, sasalpak na natin bago gutit natin. So ito. Ito sa likod. Clip natin sa likod. So yan guys, clip natin sa likod. Sa likod guys, nakaklip. Dulo doon. So yan guys, nalagay na natin yung heater natin sa likod. So ibabalik na natin yung mga lock ng bracket natin.
Sayang guys, nakaposisyon na yung ating heater. So, itutulak natin patras para mag-lock doon, para maisara dito. Assembly na natin guys. Tapos ito, kapit natin dito sa heater, linya niya. Yeah guys. Guys, assemble na natin. Ayan, napalit na natin. Ayan. Kakabit na yung ating mga screw na lang. Kabit na yung screw guys. Pagkatapos nito, paanda rin na natin. So itong linya natin guys ng heater. Ayan. So ito yung dulo ng heater natin guys. Kapit natin sa power line ng heater. So ito yung guys. Gamit tayo ng wire connector. So ayan guys, ito yung power ng heater natin tumpula. Ito yung isang linya ng heater natin. So ayan guys, safety natin. Cable tie natin para safe. So ito yung linya natin guys, na isa naman heater. Ito yung power ng heater natin. So, ikakabit natin. So, ito guys, yung power ng heater natin. Saka ito yung linya ng heater natin. So, kukonek lang natin din. Kamit tayo ng wire connector. Ayan guys. Then, naka-safety na may heater natin yung wire. So, i-cable tie na lang natin ito para nakaayos ang wire. Guys, okay na yung ano natin. Gayon natin paanda rin ng ating unit. Kasimbo na natin. Ito tayo sa labas. So yung guys, tapos na tayo. So paanda rin na natin yung unit natin. So i-on na natin ang breaker natin para tumakbo na yung unit natin. So yung guys, so ayun na running position siya guys. So mga 4 hours ang ano niya bago mag-defrost. So meron tayong 5 defrost sa 24 hours. So ayan guys, para lumamig na yung unit natin. Tara guys, puntahan natin sa loob. So ito guys, kasi kahit chiller, freezer, tsaka itong ice cream freezer, na isang makin na lang to lahat guys. Kasabit lahat yan dun. Kaya mabilisan ang gawa natin.
ito sa ice cream. Isang makina lang sila noon ng ginagawa nating unit. Kanya-kanyang solenoid lang yung guys. So yan guys, binabalik na yung laman nang sa loob para tumigas na yung mga yun. Pinapalamig natin mga karne, hotdog. So yan guys, makapansin nyo, bumubuga na siya dito kasi wala nang harang yung yelo sa evaporator natin. So lahat yan bumubuga na guys. So yan yung magse-circulate ng hangin, bumubuga dito para magpalamig. Paikot-ikot ang hangin yan guys. So ayan, may hangin na talaga siya guys. Kung makikita nyo rin yung sa thermometer doon, mabilis na rin yung bumaba kasi nakaka-circulate na yung hangin. So ang temperature niya guys ngayon is 46. So ayan, malakas na ang buga ng hangin natin. Pan. Di kagaya kanina guys, nung bago natin repairin to, talagang totaling walang hangin. So ang tendency pag walang hangin yan, lalambot ang ating karne dito kasi walang hangin na bumubuga ang pababa. Guys, sana napagbigay ako sa inyo ng konting guide at kung paano mag-troubleshoot ng pag-repair ng freezer na nasira ang heater. So, yun lang guys, maraming salamat sa pagnood. Stay safe, guys.